Ang sarap pakinggan yan, di ba mga ka-CFO today? Especially kapag mga kaibigan natin, mahal sa buhay, and of course our family ang nagtanong yan. Pero imagine nyo, kung ang Panginoong Diyos mismo ang nagtanong sa atin yan, di ba napaka-special yan? Pero kailangan natin syempre lumapit at para bibigyan sa atin ng Panginoong Diyos ang lahat ng mga nais natin sa ating buhay. Well, panoorin naman natin ang mga kwentong ito mula sa ating mga kapatid sa iba't ibang distrito. Ito yung kanilang mga kwento ng gratitude. Let's watch this. Whatever you need, let our stories inspire you. Dahil baka nandito na ang hinahanap mong sagot. Kaya tutok lang sa pagbabalik ng CFO Today. CFO Today. Nakailang episode din po tayo ng Pottery, no? Pero it seems hindi po nagsasawa mga kapatid natin na lumikha ng magagandang lagay ng mga bulaklak, mga halaman, mga pagkain at iba pa. Isa na namang creative and interesting business sa larangang ito ang iahatid sa atin ng ating guest mula sa distrito ng Cebu City, Cebu. Pero balita ko po may interesting twist ito. Let's watch this. Po si kapatid na Dina Javier Penera, kabilang po sa kapisanan ng Buklod. Javier Ceramic Design po ang napili po naming pangalan ng aming shop. Dahil apelyido po ito ng aking lolo. Bukod sa pots, nakapag-expand din po kami ng ibang product para isama na ibenta. At ito po ang tinatawag na fiberglass making. Napili namin ang fiberglass making dahil madali lang ito sa production at nagbibigay pa ng magandang kulay at disenyo sa tahanan ni lahat ng tumatangkilik dito. Katunayan po, mayroon na po kaming mga client na bumibili ng mga design di lamang para sa tahanan kundi para sa mga hotel, mga mountain resorts at sa mga beach resort. Ang mga sangkap ng fiberglass ay polylite, styrene, cobalt, hardener, at fiber mat. At itong mga materials na ito ay nanggagaling pa sa ibang bansa. Madali lang po ang paggawa ng fiberglass. Una, gumawa ng mother mold na gawa sa clay or clay pattern. Kung ano po ang gusto ng design ng kliyente. Pangalawa, buhusan ng chemicals upang mahubog ito. Mahigit na maingat at magsuot palagi ng protective gear. Pangatlo, gawin na ang production time. Ang pangapat po ay ang sanding process. At bilang panghuli ay ang painting, either ito po ay glossy or matte finish, depende po sa gusto ng client. Sa awa po ng Diyos, ito ang product namin na naging essential na hanap ng mga tao kahit kasagsagan ng pandemya. Marahil para lalong
magpaganda ang kanilang mga tahanan. Nakapag-export na po kami ng mga products sa iba't ibang bansa at ikinisisira din po namin na positive ang feedback ng aming mga client. Higit din namin ikinisisira na dahil sa business na to, magaan po kami natutupad ang aming tungkulin sa kabila ng maraming pagsubok at suliranin. Ito ang nagpapatatag sa amin at nag-inspire sa amin na magpatuloy sa business. At yan po ang pinaka-inspirasyon po namin. Kaya mga ka-CFO today, kung kaya kong gawin ang ceramic and fiberglass design business na to, kaya nyo rin yan. Kaya, karirin mo na yan. Parang gusto ko na din itry ang paggawa ng fiberglass ha. Napaka-interesting ng proseso. Napakaganda pa ng produkto. Para nga namang tayo yan sa ating mga paglalakbay. Marami pa tayong masasagupang mga pagsubok. Pero sa paraang yon, lalo tayong nadadalisay. I'm Cami and Dela Cruz at maiwan ko muna kayo. I'm off to Cebu. Bye! Hello po mga ka-CFO today! Na-miss nyo na ba ang mga classic Pinoy merienda? Well, ako po kasi sobrang miss na miss ko na. Mabuti na lang po ang mga kapatid natin sa distrito ng Zamboanga del Norte. Aba, ibabahagi sa atin kung paano gumawa ng maruya. Alamin natin ang recipe at tiyak na gayahin na po natin ito. Dito lamang sa This Is It! Hello po mga kapatid, ako po si kapatid na Eugenia Alcuntin mula sa Kapisan ng Buklod. Ito, ituturo po namin sa inyo kung paano lutuin ang paborito naming maruya o pinaypay na saging na saba. Narito po ang mga sangkap. Saging na saba, harina, oil o mantika, white sugar, food coloring powder. Halo ng harina ay tubig. Ito na po ang lahat. Simulan na po natin ang pagluluto ng pinaypay na saging. Pero bago ang lahat ay maghugas po muna tayo ng kamay. Una, balatan ang saging at hiwain ng 4 na manipis na slice. At iporma po natin na parang pamaypay. Sa isang bowl, ilagay natin ang harina. At lagyan ng tubig, baking powder, food color, at paghalo-haloin hanggang magiging smooth. Isausaw ang pinaypay na saging sa pinaghalong harina. Iprito ito sa kumukulong mantika hanggang maluto. Kapag naluto na, ay itransfer sa isang plato na may tisyo para mawala ang uwel. Lagyan ng sugar at maari nang iserve. Ito na po ang ating pangmerienda, ang ating pinaypay na saging. Wow! Isa po yan sa mga paborito namin, lalong-lalo nang kami po ay mga bata pa. Thank you po for bringing a good memory, mga kapatid dyan sa distrito ng Zamboanga del Norte. Alright, until next time, sana po ay nag-enjoy po kayo at na-noted nyo po ang mga recipe sa paggawa ng maruya. Muli, ako po ang kapatid na Haji Rieta. Until next time, dito lang sa This Is It!
no, nung kasama mo sa trabaho, yung makakasama mo pala habang buhay. Diba? Naisip niyo ba yun? Nakakapilig naman yun. Katulad na lang, nila kapatid na Leif at Aprilyn mula sa Distrito Eclesiastico ng Negros del Norte na sa pagiging teacher nilang pareho eh, natagpuan nila ang isa't isa. Kaya, sama-sama tayong maging inspired today sa kwento ng mag-asawa na pinagtagpo dahil sa kanilang trabaho. Let's all watch this. Hello po mga kapatid. Ako po si kapatid na Aprilyn D. Marquez, isa pong kalihim at chronicler mula po dito sa lokal ng Canlaon City, distrito ng Negros del Norte. Ako naman po si kapatid na Leif Marquez, isa rin pong kalihim at mula din po sa lokal ng Canlaon City, distrito ng Negros del Norte. Marami pong nagtatanong sa amin kung paano ba namin i-manage ang aming schedule mula sa aming pamilya, trabaho at maging sa aming tungkulin. Mahirap, pero most of the time masaya. We have more time with our family. Busy man, pero kami po ay mga guro sa elementarya at pareho na po kaming 6 na taon nang nagtuturo. Ilang taon na po kayong kasal? Kami po ni April ay 3 taon na pong kasal. Leif, saan po kayo unang nagkakilala at paano po nabuo ang inyong love story? Kami po ni April ay nagkakilala sa district office ng Canlaon District. Doon din po, tinanong ko kanyang pangalan. At saka, doon po nagsimula ang aming pagkakaibigan that turns to be pagkakaibigan po. Ka-Aprilyn, how do you handle challenges bilang mag-asawa at paano nalagpasan ang mga sulirani na ito? Hindi po maiiwasan na dumating ang mga pagsubok sa buhay mag-asawa. Kaya kung dumating man po ito, ay maigi po namin itong pinag-uusapan bilang mag-asawa. At higit po sa lahat ay humingi po kami ng gabay at patnubay mula po sa ating Ama sa pamamagitan po ng panalangin para po ito ay masolusyonan. Ano ang inyong maipapayo sa mga mag-asawa upang mapanatili ang masayang sambahayan? Always put God in the center of your relationship. Totoo po yan. Sa aming pong papapanata ay nilalak namin sa aming panalangin na bigyan kami ng masayang pamilya. Bigyan din po kami ng matiwasay at peaceful na sambahayan. Kusahin niyo po sa ating pong mga pamilya, yan po ang gawin natin. Lagi nating ilakip sa ating panalangin na gawing masaya ang ating pamilya. And also, we have to make, o lalo na sa ating mga lalaki, we have to make activities, gawin natin yung mga activities na lalo pa natin mapausbong ang pagmamahalan ng bawat mag-asawa. At kaya din po kami nanonood ng CFO Today para din po maging inspire sa iba't ibang mga storya ng ating mga kapatid mula po sa iba't ibang lokal. Strong and reliable to each other kung ituring ang pagsasama ni kapatid na Leif at Aprilyn. Totoo talaga na kapag masigla kang kaanib sa Iglesia ni Cristo, mas tumatatag ang inyong relasyon. Sana ay naging inspired kayo today sa love story ng mag-asawa. Ako po si kapatid na Mako May Chan at abangan po ninyo ang iba pang nakakakilig at inspiring stories dito lang sa CFO Today. Mga ka-CFO Today, ano? Ready na po ba kayo sa ating physical fitness for today? But wait a minute! Make sure nakasama na si nanay, si tatay o ang buong family! Gaya na lang ng mga kapatid nating Buklod members sa Eastern Samar na pinangunahan ang kanilang family physical fitness. Let's watch this! Mopay nga aga, mga kabugtuan. Ako nga po pala si kapatid na Amilin Labrador. Samahan niyo po kami sa sasagawa naming aktibidad at bago po yun, mag-aalmusal po muna tayo. Music.
Hello po mga kapatid, ako po si kapatid Emiliano Flores, mula po sa lokal ng Balangkayan. Welcome po sa aming distrito. Maaga po kaming nagising upang maganda po sa gagawin naming aktibidad mamaya. Quick trivia! Alam nyo ba na ang salitang Balangkayan ay mula sa isang damo na tinatawag na Balangkay na dati ay sagana at malago sa mga lugar ng poblasyon? Dahil isa ito sa mga bayan ng Eastern Samar, dito matatagpuan ang kilala at dinarayong paliguan at pasyalan na kilala sa tawag na Minasangay. Ang aktibidad na gagawin namin ngayon ay Family Physical Fitness. Ibig sabihin, kami ng aking pamilya ang magsasagawa nito. Tara na! Excited na ba ako magpapawis? Alam ba ninyo na malaki ang naitutulong ng physical fitness activities sa atin? Nakakatulong ito upang maging physically fit tayo. It wards off disease, improves your mood, increases energy, better sleep, lower stress. At dahil nga kasama mo ang iyong pamilya, nagkakaroon kayo ng bond at mas lalong tumitibay ang relasyon ninyong pamilya. Jillian, tara na! Magsisimula ng ating aktibidad! Sarap talaga magpapawis mga kapatid, katatapos pa lang po ng aming aktibidad. Tatanungin ko lang po ang aking buong sambayan kung sila po ay nasiyahan sa ginawa naming aktibidad. Hello po. Kapatid! Talagang masayang-masaya po talaga yung ginawa po naming aktibidad. Bukod sa nakapag-exercise ka na po, nakapag-enjoy ka pa. Nag-enjoy po ba kayo sa ginawa nating aktibidad? Yes po! Pagkita-kita na lang po tayo sa susunod nating mga aktibidad. And this is our story today. So that was a happy family bonding. Yan din naman talaga ang isa sa mga goal ng mga CFO activities natin. To strengthen the bond of Christian families. I am Sister MZ and tara! Magpapawis na rin po tayo with our loving family. Break! Happy Wednesday, everyone! Yeah! You're still watching CFO Today, and this is again your quick entertainment break here at CFO Today. This is The Breaktertainment. Ayan, at dahil nga straight ang buhok ko ngayon, let's go straight ahead na po para kilalanin kung sino nga ba ang ating live performer today. Let's all watch this. Oh, hi mga ka-CFO today! Ako nga po pala si kapatid na Romesa Valdez mula po sa lokal ng Parang, distrito ng Metro Manila East. Ako po ay may tungkulin sa kapisanan ng kadiwa at sa pagsamba ng kabataan. Mahilig po akong kumanta, bata pa lang po ako. Ako po ay isang mang-aawit simula pa lang sa pagsamba ng kabataan hanggang ngayon sa pagsamba ng katandaan. Ginagamit ko rin po itong talentong to sa pagsali sa mga competitions ng INC gaya ng Songs of Faith, Love, and Hope and Resonate. At meron din po kaming parating na INC concert sa aming distrito. At mula po sa distrito ng Metro Manila East,
Narito po si kapatid na Romesa para kantahin sa atin ng live ang INC original music na You Lift Me Up. Today is your day, Sister Romesa. I'm scared of, I know the promised land is not too far for me to see. No, no, I know someday I'll be the soul I pray that you won't ever leave me, about to never go astray. In the Church of Christ I'll stay. With you I'll never be alone. Someday I know that I will reach my true home, because that's what you promised. I serve you faithfully, you lift me up when I'm down, when it's hard to turn things around. You make me smile when I'm sad, so life doesn't seem that bad. You hear me, Lord, when I call, you're always there. It's hard each day, but you're the one who strengthens me. When trouble starts surrounding me, it's your love that uplifts me. You lift me up when I'm down, but it's hard to turn things around. You make me smile when I'm sad, so life doesn't seem that bad. You hear me, Lord, when I call, you're always there to help me get through it when I fall. La la. Hello, hello, everyone. Hello po, good afternoon po. Ayan, bakit ba itong INC original music na ito na You Lift Me Up ang napili mong kantahin sa amin ng live dito sa Breaktertainment, ate? Bale, tuwing nakikinig po ako ng INC original music or music songs, ito po yung isa sa mga talagang nag-cut ng attention ko kasi experienced ko po talaga siya na tuwing lumalapit po ako sa kanya, it lifts me up po. Ayun. And ano ba ang nakakapag-lift up or cheer up naman sa'yo, ate, whenever you feel down? First of all po, family ko. Kasi po, sa bahay po, pagka po may malungkot, talagang chini-cheer up po ng lahat. And most of all po, yung pagtupad po sa mga tungkulin at saka po sa mga aktibidad po. Yes, I agree with that, Ate Esay, talaga naman. Kahit ako, yun din ang nakapag-cheer up talaga sa akin. Kasi napakasarap tumupad ng ating banal na tungkulin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Thank you so much, Ate Esay, sa pagbabahagi mo ng talento dito sa CFO Today. And especially po, thank you rin sa mga nakatulong niyo po dyan sa pagsiset up po, kina Ate Mako at sa inyo pong buong team. And bago ka magpaalam, Ate Esay, I'll give you chance po na makabati po sa lahat po ng mga gusto niyo pong batiin. Go ahead po! Gusto ko pong bumati sa buong Metro Manila East, lalo na po sa lokal ng Parang, at saka po sa bumubuo po ng District Music Team. At nais ko rin pong batiin ang Kanyeza family, ang Kavinis Valdez, ka Jenny V, at ka Philam Jor po. Thank you po! Thank you so much, Ate Esay! Sana po ay
Makasama ka pa namin ulit dito sa Breaktertainment. Thank you for sharing your talent po. Lagi po kayo mag-iingat. And before po ako magpaalam, quick break day greetings lang po muna tayo kina kapatid na Ellen Canlas and kapatid na Zoraida Jimenez. Happy, happy birthday po! Wala po sila sa lokal ng San Jose Distrito ng Cabanatuan City, Nueva Ecija. And special shoutout po kina kapatid na Meryl and kapatid na Christian Prado at sa kanila pong cute na baby. Mula naman po sila sa lokal po ng Suwal Distrito ng Alaminos City, Pangasinan. Thank you so much mga kabrikano for being with us today. Bukas ha, magbawan kayo ng t-shirt kasi see you po today, international naman. This has been your host, Sister Krisham, and I reminding you to always stay positive in life and stay negative in COVID-19. We'll see you again on Friday. Goodbye. Stay safe. Alright mga ka-CFO today, walang pangako ang hindi kayang tuparin ng ating Panginoong Diyos, lalong-lalo na kapag galing ito sa ating mga kaibuturan ng ating puso. Alright. Kaya naman, whenever you need help, hashtag lamnades, manalangin lamang tayo sa ating Panginoong Diyos. Alright, stay safe po tayo mga ka-CFO today. Ha? Lagi po tayo mag-iingat. And don't forget po, ang ating special episode is coming Friday na po. Ang 30th anniversary po ng Christian Medical Dental and Paramedical Society. Ang iba't ibang kwento nila ay ibabahagi namin sa aming special episode. Patikim pa lamang yan, panoorin pa natin to. Today. Abangan niyo po ako sa special episode ng CFO Today para sa mga kapatid natin na kabilang sa samahang CMDPS. Alright, bukas naman po ang ating CFO Today International Edition. Iba't ibang mga kwento naman po ang ating mapapanood mula sa ating mga kapatid overseas. Once again, I'm Brother Hedge Urieta. Always be inspired by Christian living here on CFO Today!